Ang lakbayan ng nag-iibigan ay sadyang puno ng pagsubok at hamon. Ang mga ito, kapag hindi hinarap ng tama, ay maaaring sumira sa relasyon. Pero ang mga ito din ang nagtataglay ng mga aral na kapag natutunan, ang relasyon ay lalong titibay at magiging makabuluhan. Isa sa mga unang hakbang ay ang pag-iipon ng lakas ng loob na manligaw. Kapag sinagot at dumating ang tamang panahon, ay ang pag-iipon ng perang pangkasal. At kapag nakasal ay ang pag-iipon ng lakas ng loob na gawin ang nararapat upang ang relasyon ay tumibay. May mga nag-aasawa na matapos makasal ay tila humihinto na ang pagnanais na lumago at kumilo sa ikagaganda ng relasyon. Yung iba, hanggang kasalan lang ang pinlano. Maggarbo at maganda ang kasal pero pagkatapos, ano na? Tila di na alam ang dapat gawin sa susunod na bahagi ng buhay may asawa. Yung dating ipinaglalaban ng minamahal ay ngayon, nang-aaway na ng minamahal. Yung dating nangako na magmamahalan habang buhay ay gusto nang sumakabilang buhay dahil sa konsume o kaya sumakabilang bahay dahil sa nanlamig na pag-ibig. Ang madalas na pagkakamali ng karamihan ay ang kakulangan ng tamang pundasyon at kakulangan sa pagpaplano na parabang hanggang kasalan lang ang tinatanaw at hindi nahihigit pa doon. Tila ang pag-ibig ay hindi na lumalago matapos ang kasal dahil nababaling na sa hanap buhay, anak, sariling pangarap at kung ano-ano pa na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pagkakailangan sa pagpapahayag ng tunay na kailangan ng isa't isa. Minsan umaabot pa sa punto na mas nagpapahayag ng galit kaysa pag-ibig. Yun bang hindi naiilang magpakita ng pagkainis at magsabi ng masama, pero naiilang na pag-usapan ang kailangang pag-usapan at ipahayag ang tamang damdamin. Ang sabi ng Bible, sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ang pagiging isa ay isang proseso at hindi parang isang mahika na bigla na lang nagaganap sa buhay mag-asawa. Kinapapalooban ito ng pagsali sa Diyos sa inyong relasyon at ang pagtuklas at pagpupursigi na makamta ng kalooban ng Diyos sa inyong pagsasama. Ang kapakumbabaan, pagpapatawad at pagmamahal ay mahalagang sangkap nito. At ang mga ito ay dapat mabaka sa paghahangad ninyo na unawain ang isa't isa upang ang inyong relasyon ay maging mas mainam ang kalagayan sa hinaharap kaysa sa kasalukuyan. Huwag kang mailang na pag-usapan ang kailangan. Bahagi yan ng proseso ng paglago. Kung ang hangad ninyo ay ang kalooban ng Diyos at ito'y inaabot ninyo sa paraang nais ng Diyos, ang inyong pagsasama ay patungo sa tamang direksyon. Hindi kailangang magkailangan, lalo na't ang kalusugan ng relasyon ninyo ang nakasalalay. Paghariin ng Diyos sa inyong pagsasama at sa inyong buhay at asa ka pa.